sa mga solid viewers at subscribers na sumusuporta sa atin. Salamat ng marami. Narito ang bago na naman kaalaman. With Javier Dory. Matanong lang kita. Nakasakay ka na ba ng barko, o kaya na-experience mo na ba sumakay sa mga sasakyan pang dagat? Kung ang sagot mo, oo sa mga katanungan na yan, well, tinanong mo na ba ang sarili mo, kung bakit ang malalaking barko na gawa sa Bakal ay hindi lumulubog? Mga barkong tulad ng cruise ship, cargo ship, at oil tanker ship. Sa dinami-dami ng mga karga ang nasabing mga barkong ito, kagaya na lamang ng kotse, bakal, container at mga iba't ibang bagahe, ang nilalaman nito. Sa dinami-dami ng kinakarga, bakit hindi lumulubog at nakalutang palagi? Hindi ka ba nagtataka sa mga higanteng barko na ito? Anong dahilan at anong mayroon bakit lumulutang? Halika, samahan mo ako at ating alamin. Dito lang sa Knowledge News Tagalog ang tahanan ng kaalaman. Ngayon tatanungin kita, alin ang mabigat, barko o karayom? Comment down below sa comment section natin. At e-share mo din ang opinion mo, gusto naming mabasa yan. Ayon sa science explanation, kaya lumulutang ang barko, dahil ang hangin nasa loob ay mas mababok kaysa tubig. Isa ito sa dahilan kung bakit lumulutang ang barko. Ang tawag dito ay buoyancy force. Ang buoyancy force, ay itinutulak niya ang isang object papunta sa itaas. Ngayon ang tanong mo, bakit ang maliit na bato o karayong pag nilagay mo sa tubig o kaya ihagis mo sa dagat ay hindi lumulutang, bagkus ito ay lulubog? Ang sagot dyan sa katanungan na yan ganito, yun ang maliit na bato o kaya karayom ay walang hangin sa loob. Ito ay solid object. Dahil solid object ang mga ito, wala din buoyancy force ang magtutulak sa kanila para lumutang. Like, subscribe, click on the bell. Anong gusto mong topic o kaya kaalaman sa susunod nating video? Comment mo dyan sa ibaba. Please take a second to give us a thumbs up, maybe even leave us a comment, and don't forget to subscribe too. Thanks for watching.